Hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga kasi katrabaho ko, ka nirirespeto ko. Teka, paano nalaman ni OG Diaz? Ay, hindi ko po alam. Did you talk to him? No po. What did you apologize for? We're very, very sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niya. You're very sorry for what? What did you apologize? We did not apologize po. Ang context po is sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi, medyo nagugula na ko, medyo may pagka-weirdo. Umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Is it true? No po, Your Honor, kasi that would be very insulting po. Apparently, Sandro asked if who was with you. Nag-text back si Sandro. At ang reply mo, just me. Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me. Kasi prior to that, inibitahan mo nga eh. Huwag ka na mag-deny, inibitahan mo na nga to come over your room. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Pasensya lang po, nagbubulungan po kami ni Ms. Mahinay sapagkat meron po kaming isang guest na inaasahan din. Hindi po nakarating. Ang nais po niya ay sa telepono lang. Kasi meron din po kasing ganitong ganap din. Hindi rin po tayo naguhusga, ha? Ito lang po isinangguni sa amin noong bata na nung siya ay nagreklamo sa kapulisan, siya daw po ay pinagtawanan. Kaya yaan po sana ang mga tatanong natin kung ano po ba sa ngayon ang ating pagtanggap. Unahin ko na po muna yung ating mga doktor. Opo. Kayo na po. Sa panahon po ba ngayon, ano po ba ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa usapin ng dignidad? Ano po ba? Ang lalaki po ba okay lang sa kanya na siya ay maabuso? O ano po ba? Ano po ba ang sitwasyon natin ngayon? Base po, Honorable Senator, sa aming experience sa National Center for Mental Health in terms of patients being as examined na sa either sa WCPU po, the Women Child Protection Unit, o sa aming outpatient section, talaga naman pong madalang ang magreklamo ang mga kalalakihan kaya sa mga kababaihan, lalo-lalo na po sa mga kabataan, no? Truly po, tama po kayo that stigma still plays a role in this situation. Not only for sexual abuse, sexual harassment, or sexual violence committed against a person, but sa pangkalahatan po yung epekto nito sa society. Katulad din po ng ating mental illness, which has a nakakibat na stigma attached to it. No? However po, little by little po, with our efforts po to increase the mental literacy of the Philippines para aware po sila that these are hindi po tama, lalabag po sa rights nila na mangyari sa kanila yan. At ang consequence po nito ay talagang may kasama na po ang physical, mental, and emotional health ng tao. So we are trying to, the National Center for Mental Health po ay bukas po at saka may mga programa po kami at mga servisyo na binibigay sa mga ganitong kaso po. Meron lang po akong gustong linawin doon, Doc. Hindi po nagre-report yung mga lalaki dahil po ba nahihiya sila? Dahil yung kanilang pagiging macho ay ano po? Ano po kaya sa palagay po ninyo? Meron po ba kayong mga nakausap na mga lalaki na matagal na panahon na hindi sila, tumahimik sila, pero isang araw gusto nilang magsalita? Yung mga ganun po ba, Doc? Madalang na madalang po talaga, no? Sa ating society po. Sorry po, Doc. Kaya ikilalanin ko lang po ang ating Senate President pro tempore, ang ating pong ginagalang Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Senator, magandang umaga po. Baka meron po kayong gustong. Sige po, Doc. Yeah. Madalang na madalang po base sa aming eksperyensa na ang nagrereklamo po ay kalalakihan, no? However, ang issue po kasi dito eh
hindi naman, dapat hindi po gender, kundi person that was inflicted of this trauma or this emotional problem na nangyari sa kanya. No? Siguro po dahil lang po sa ating society, tama po kayo, isang pong factor yon na men are being, ang image po kasi nila is, yun nga po, macho at ano. Pero sa ngayon po kasi sa ating economic standing, isa rin pong factor yon na they would refrain from complaining because of probably the fear of losing the gainful occupation or the job, no? Meron din pong factor na naka-involve po dyan na based on our judicial system na medyo mabagal po ang pag-atim nila ng justice at lalagay po sila sa alanganin, yun po yung mga ibang factors na nasasabi po sa aming experience na kung bakit hindi po sila nagre-reklamo. They will now enter into the hospital services because of their own personal battles with the trauma that they receive. But seeking justice po for that is already parang hindi na po nila interesado. But what they are interested in is how to be, to move forward, to be better, no, to be mawala po yung mga symptoms brought about by this trauma. Salamat po, Dr. Noel V. Reyes. Opo, salamat po. May tanong lang po ako sa atin po kay Miss Rubilyn Lumampau. Siya po ang Chief Behavioral Science Division ng National Bureau of Investigation. Ganun din po yung tanong ko, Doktora, kahit po meron namang siguro wag na natin banggitin yung mga pangalan, ano po, pero meron po ba na mga lalaki din na nagre-reklamo po bukod po sa anak po ng ating kapatid sa industriya? Meron po bang iba din na nagre-reklamo din po ba? Good afternoon, Honorable Senator Padilla and Honorable Senator Estrada and all the ones present, the lawyers and the rest of the committee members. The Behavioral Science Division is mandated to screen and support our investigative units in terms of sexual violence, rape victims, victims of computer crimes, and the like. We also do forensic work and we are the only unit in the Philippines who does psychological autopsy. Okay, in our statistics po, more or less approximate 150 cases a year of bullying, sexual abuse, rape, and the like, we only get around 10%. Meron po nagre-reklamo, pero very minimal po when it comes to kalalakihan. So, this is not new to us, this case. However, unti lang po talaga ang nagre-reklamong kalalakihan. So, that's all. Kasi po, mayroon pong nangyari na yung nag-report daw. Ano po ba ang polisiya? Halimbawa, lalaki yung nag-report. Kasi medyo ano din po ako, naawa din ako dun sa bata nung nag-report na siya. Tinawanan siya ng polis. NBI po kayo, ha? Tinatanong ko lang po kung ano po ba ang polisiya natin sa pagtanggap sa mga ganun. Yun po ba, meron talagang formal na way? Sa amin po sa NBI, hindi po kami kumikiling sa kababaihan lamang. So, open po kami in all sexes. Babae, lalaki, we are gender sensitive. So, meron din po kaming mga nagiging kliyente na member ng third sex na nagre-reklamo rin po. So, hindi po itong violation na to, itong pamamolestya na to is hindi lang po nakaakibat sa kababaihan lamang. So kami po sa NBI, open po kami regardless of what gender. We will investigate and we will cater the same way as we do to the women and children. Sa halimbawa po, may ganun. Halimbawa lang po ito, hindi ko po sinasabing ganun ng NBI. Ano, halimbawa po, may ganun pangyayari na pinagtawanan yung nagreklamo. Meron po bang
parusa yung ano pong gagawin doon sa saan po magrereklamo yung nagreklamo na siya ay parang tinawanan o siya ay hindi kinausap, yung ganyan. Meron po naman siguro kayong kaakula ang parusa. In terms of legal elements, Your Honor, I think I'm not in the proper position to answer that, but our lawyers. However, I may say that this can contribute to the trauma of that person. So, mahirap po kasi, hindi lang sa babae, mas lalo na siguro sa mga lalaki, kaya hindi sila basta-bastang nagre-reklamo na walang naniniwala sa kanila or less po ang pagdinig sa kanilang reklamo dahil ba sa lalaki sila. So, kami po sa NBI, we are gender sensitive. As much as possible, we will help lahat po na nagre-reklamo. Iimbestigahan po yan the same way that we cater to the women and to the girls who suffer from the same sexual molestation, abuse, and rape po. Tamat po. Opo. Thank you. Ninyo Mulak, may tanong lang po kami. Noong kayo po ay nakapag-desisyon na magpunta sa NBI at magsagawa ng reklamo, paano nyo po isinagawa ito? Meron din po ba kayong kasamang abogado na nung kayo po ay nagpunta na sa NBI? Senator, thank you for the question. Nung una nga, kasi nga, ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala na nangyari. Kasi tulad na nasabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Sir Ninyo, wag lang po niyo kumprontahin sa chairman lang po. Sinasabi ko lang na hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga kasi katrabaho ko, nirirespeto ko. Talagang I was, hindi ko alam kung anong gagawin talaga noong una. So, ang naisip namin gawin was go to Senator Bong Revidia at si Senator Bong naman yung nagsabi na if you want to go to the NBI, we can go to the NBI. Pero dahil nga, syempre, ako bilang magulang, gusto ko protektahan muna sana yung anak ko. Ayoko sana may makaalam. So we went through the channel. We went to Ms. Annette Gozon. We were trying to fix it internally. Pero I didn't know how to do it internally. Pero magsasapa pa rin kami ng kaso. Di ba? Mr. Chair, if I may interrupt. Sige po. Ng media. Yung nangyari. Po? Paano nalaman ng ng media? Ay, hindi ko po alam siya. Sino nagkalat? Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. So bigla na lang po bumutok eh. First knew about it, na kumalat na sa media. Saan mo nabalitaan? Sa social media? Sa radyo ba? Sana kumalat na po. Yeah. Sa social media po. Unang lumabas kay OG Diaz. Mm-hmm. Sige, continue. Yan po. I'll continue. I didn't know how to do it na ayusin namin internally, pero still magsasampa pa rin ako ng kaso kasi I knew na pag once na mag-file kami ng kaso, talagang puputok na sa media. Hindi maiwasan, hindi puputok sa media, di ba? Teka, paano nalaman ni OG Diaz? Ay, hindi ko po alam. Did you talk to him? No po. You haven't talked to him kasi... I talked to him since... Sa social media, mukhang detalyado yung mga... Ay, pero hindi po sa amin galing talaga eh. Hmm. But there were... Nakausap niya anak mo. We have other witnesses kasi I don't know kung may nag... kung paano nag-leak talaga. Ayun po. And then... So it took 10 days bago namin na-file kasi nga po... nagkita kami ni Annette Gozon. At yun nga, hinarap niya sa akin yung dalawa. Dun sa bahay ni Miss Annette Gozon. And nag-apologize sila sa akin. They apologize for what? Sen, isaktong pagkasabi nila, sorry talaga, umiyak sila. Assuming. Ito po, Sen, talaga. Let's just go straight to the point. What did they apologize for? And they apologize, sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganun. Kasi akala namin okay lang.
What do you mean? Yeah, they were sorry for what? What did they do? For what they did? What did they do? Did they admit it to you that they did something untoward? When they said sorry, siyempre naiintindihan ko niyo, kung ikwento ng anak ko. Yun na yun. Yun na yun, di ba? Okay. And then they said, akala daw nila, okay lang. But clearly, akala said, nila consensual. Yes, yan. But clearly, kung okay lang, di wala kami rito sana ngayon. Diba? At saka hindi sana nag-iiyak yung anak ko. Yun po. Sige. And Miss Annette Gonzalez was our witness during that meeting. Yun po. This is, yes, Senator. I think this will be your last hearing, so I'll just go straight to the point. Jojo Nones and Richard Cruz, are you represented by any lawyer? You can give legal advice if you wish. All right. Thank you. Diba may bigote ka dati sa Facebook? May bigote ka, Jojo. Sino ba si Jojo dyan? Nag-ahit ka na? Bigote mo? Hello? Your Honor, ano po, minsan may ahit, minsan po may shadow beard. Right. Mr. Chair, I would like to request the COMSEC to administer the oath. Okay. COMSEC? Mag-administer tayo ng ano? Okay, pwede po kayong tumayo. Sir Richard and Sir Jojo, tatayo lang po. Can you kindly raise your right hands? Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, Your Honor. The answer is in the affirmative, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po, Senator. Nakapag-administer na po sila po. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay. Ano trabaho niyo ngayon? Ngayon po, wala po. Dahil naka-preventive suspension po kami, Your Honor. Okay, bukod sa GMA 7, meron pa ba kayong ibang pinagtatrabuhan? Sa ngayon po. Before? No, hindi pa kayo in-issue ng preventive suspension? GMA lang. GMA lang po. Yeah. Okay. Sinasabi ng GMA, independent contractors kayo. Yeah. Correct? Hindi kayo sinasweldoan ng monthly? Hindi po. Ano? Hanggat may kontrata, may sweldo. Ibig sabihin per project. Yes. So pag meron kayong isang teleserye na 6 na buwan tatagal, 6 na buwan lang sweldo niya. Am I correct? Pag sa director po. As a? Pag director. Director ka ba ano? Sino bang director? Sa ngayon po nagdi-direct po. Ikaw? Apo. Ikaw, Honor. Richard? Consultant. Scriptwriter, creative consultant. Scriptwriter ka? Hmm. Ikaw, Jojo, ang director. Apa. So ano yung mga dinidirect mo ng mga projects sa GMA? Meron po akong bago po ang lahat ng nangyari to. Meron po ako bagong director lang po ako na pinag-direct ng network. Dati okay. Po consultant din po ako, drama consultant, tapos nalipat po ako sa position na director. So nagdi-direct po ako ng teleserye na panghapon. Gaano na kayo katagal nagtatrabaho sa GMA? Ako po, 24 years po. Doon sa 24 years na yun, hindi kayo nagtrabaho sa, halimbawa, sa ABS-CBN, sa TV5? Nag-ABS-CBN po ako from 1996 to 2000. Then 2000 to 2024 po sa GMA. Nag-stick ka na sa GMA? Yes po. What about you, Direk? Nakapag-work din po ako sa ABS mga early 2000s, tapos nag ABC5 po ako, tapos TV5, tapos nakapag MZ din po. Okay, during the night of the alleged incident, ano ginagawa niyo sa event ng GMA? Nag-attend po kami ng GMA gala, Your Honor. That was GMA sponsored? Yes po, Your Honor. Kayo ba ay naimbitahan dito? Yes po, Your Honor. Meron po kaming formal invitation. Anong oras na tapos yung event? Around midnight po, Your Honor. Ha? Around or close to midnight po, Your Honor. Close to midnight? Opo.
Noong mga nakalipas na event na GMA, kayo rin ba ay naimbitahan? Yes po, Your Honor. Nag-book din ba kayo ng hotel room? Hindi po, Your Honor. Bakit? Usually po pag GMA gala, Your Honor, fully booked po yung mga hotels doon sa area. Mahirap. Eh, nung gabing yun, saan kayo nakabook? Saan ba ginawa yung gala? Sa Marriott Hotel. Sa Marriott Hotel po, Your Honor. Where were you billeted? In Belmont Hotel po, Your Honor. So, magkalapit. Yes, pwede kang lumakad. Opo, Your Honor. So, nag-book kayo ng hotel dun sa, ano yan? Sa Belmont po, Belmont. Your Honor. Opo. Yung, saan yung event? Sa Marriott po, Your Honor. Sino nagbayad dun sa Belmont? Ako po. Hindi sponsored ng GMA? Hindi po. Di ba lahat ng mga artista, lahat ng mga konektado sa GMA, di ba ni-sponsor na ng automatic po, na yun na sagot ng GMA? Sabi ko. So kayo? Yeah. Lahat po ng consultants, yung mga creative, nag-book kami sa Belmont. Okay, diretsuhin ko na kayo ha. But before I ask you direct questions, bakit hindi kayo sumipot last hearing? Meron po kaming prepared statement. Pwede po ba namin basahin? Hmm? Meron po kaming prepared na statement regarding that. Pwede po namin basahin, Your Honor. Sige. I forgot to give you a chance to give your opinion. Thank you, Your Honor. Thank you. To the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Honorable Senator Robin Padilla, to all the senators present today, especially Senator Jinggoy Ejercito Estrada, President Pro Tempore. To all the resource persons and friends from the press, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ay nais po naming humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa nakaraang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po, natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter-allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI kahit ang allegasyon ng di umano'y biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwas sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa protection ay maaaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribusyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Okay.
Tapos na? Hindi pa. Maganda po ang takbo ng aming karera. Sir Richard, tubig po. May tubig po kayo sa tabi po, ha? Apo. Okay. Mahaba ba yung ano? Ito ba nagtulat? Scriptwriter ka? Baka mahaba yan. Hindi po. Maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at ma-impluensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli, kami rin po ay humihiling ng hustisya. Mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na huwag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa ang panahong ito, sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senators Estrada. Sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ng magsalita at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. Direk Jojo. Okay, basta dito sa Senado, patay-pantay lang ang tingin namin. Okay, we are gender sensitive here. Okay? Thank you po, Your Honor. Pag membro ng LGBT, okay lang yan. Choice yan. Basta kami pantay-pantay lang tingin namin sa inyo lahat. Alright? Salamat po, Your Honor. Okay, sa opening statements ninyo, you deny all allegations that has been brought against you. Yes po, Your Honor. Both of you. Would you know kung paano, kung ba't nagkaroon ng ganitong kabigat na reklamo sa inyo? Bakit nagre-reklamo sa Sandro na yung tatay ni Sandro? Bakit nagre-reklamo ng ganun? Hindi po talaga namin alam, Your Honor. At kanina, sabi ni Mr. Mulak na nag-meet kayo sa bahay ni Attorney Annette Gozon, ang Vice President no, ng GMA 7, na nag-apologize kayo. What did you apologize for? Your Honor, ang sabi po namin kay ninyo, we're very, very sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niya. You're very sorry for what? What did you apologize? We did not apologize po. Ang context po is sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. No, why? Kung wala kayong ginawang masama, ba't ka magsasorry?
ang context po kasi yung parang sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi, medyo nagugulo na ako, medyo may pagka-weirdo. Yun po yung buong sentence namin. Sorry Robin ha. Hindi, ganito lang, sorry Robin. Ano, ba't ako magsusorry sa'yo? Anong ginawa ko, di ba? Kasi buong sentence po siya, hindi lang po siya sorry. So, sorry po, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Ninyo, pwede so, pong, kung meron kayo dadagdag doon sa sinabi, bakit siya nag, why did he apologize? For what? Senator Jinggoy, ito po sinasabi ko, ay talagang, umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to ano to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang ma-settle yung ano. Is it true? Ang sagot ko sa kanila, ako, tao lang ako. Diyos nga marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran nyo yung ginawa nyo. Is it true that you were offering something sa ano charitable institution? Is it true? No po, Your Honor, kasi that would be very insulting po. Ha? Huh? No po, Your Honor. Oh, they are denying it, Mr. Mulak. Senator Jinggoy, Ms. Senator Gosen was present during the ano, during the incident. Okay. I had an investigation of my own. Huh? I will ask both of you, okay? The gala was held at Marriott Hotel, correct? Yes, Your Honor. Both of you, Jojo Nones and Richard are billeted at Belmont, which is a walking distance from Marriott Hotel, correct? Yes, po, Your Honor. Jojo texted Sandro if he can come over to the room. I did not text that, po, Your Honor. Did you have the copy of the text messages? Kasi dinilit mo lahat, nasa may telepono ko. Dinilit mo lahat yung mga messages eh. Do you have a copy of the text messages? You sure? Yes, pag nirecover namin sa Globe yan o sa Smart yan, pakukulong kita rito. Now you better tell the truth. Yeah, I'm telling the truth po, Your Honor. You did not. Hindi po sa akin nanggaling. Si kay Sandro po mismo nanggaling. Remember, you're under oath. Yes, Your Honor. Huh? Yes, Your Honor. Meron ba? I am under oath, Your Honor. If you can show me proof that Direct Jojo texted Sandro. All right. Your Honor. Yes. Siya po yung mismo nagsabi na andyan pa ba kayo, sir? Wait lang. Yeah. We'll go to that. Yes, Your Honor. Okay. Allegedly, you texted Sandro if you can come over to the room, which you deny. Yeah, maganda yun. Yes, Your Honor. Kasi Kapunan, magaling na bugada yan. Huh? Yeah, but apparently, Sandro asked if who was with you. Nag-text back si Sandro. At ang reply mo, just me. Okay? Sandro never replied. Okay? Wait lang. Sandro never replied, ha? Ako, base sa investigation ko lang to. Kaya syempre, natakot. Sinabi, just me. Di ba? After a while, you texted again and told Sandro, the context of your text was joke. At sinabi mo, you were in the company of some of the creatives. Yes or no? Ang eksaktong... Yes or no? Ang eksaktong text ko po, Your Honor, I'm with Drama Peeps, but we're wrapping up na. Yes. But you texted him joke, correct? Well, yes, Your Honor. Kasi nung una, nung just me po, kasi natutulog na po sa tabi ko si Dode. And then just me, Sandro did not reply. And then when yes, you replied, po. Joke, I was with some of the creatives. Mismo yung mga tao sa creatives. Yes po, creative but I department. Also said po. Correct?
Yes, okay. Po, Your Honor. But I also said po, Your Honor, we're wrapping up na. Kasi I didn't want him to think po that anything about the Just Knee text. After which, Sandro obliged to invitation to the invitation of Jojo. At doon nag-text si Sandro na pwede ba dumaan dyan? Sino-sino pa kayo nandyan? Yun yung ano, yun yung lumalabas sa social media na hindi naman kinover kung ano yung prior conversation. Correct? Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me, from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong umat dyan? Kasi prior to that, inibitahan mo nga eh. Huwag ka na mag-deny, inimbitahan mo na nga to come over your room. Hindi po, Your Honor. Tapos sinabi mo, tinanong nga ni Sandro, sino nandyan? At sinabi mo, me only, ako lang. Tapos biglang sinabi, hindi na nag-reply, sinabi mo, joke. I am with some creatives. Your Honor, may we request for an executive session po so we can clarify things? No, wala pa naman, there's nothing sensitive here. As we go along, siguro. Wala pa naman, hindi pa naman sensitive yung matter. These are facts of the case po, Your Honor. These are already facts of the case po, Your Honor. Ito lang I'm asking you if it's true or false. Wala pa naman tayo sa There was no direct invitation. There was no direct invitation from me, Your Honor. I was just being polite and kind because he is my friend. But there was no direct invitation. In fact po, bago po siya na sinabi na akit siya, I said we're wrapping up. Totoo ba? Do you have a copy of the text messages of Mr. Nones? We have po, Your Honor. If I may answer, yes. Your Honor. Attorney Sharina Quintanilla Raz for Sandro. We do have proof of that, but we cannot show that at the moment because it is with the NBI. And as this explained earlier, the NBI is safeguarding the confidentiality of the pieces of evidence. Do you have any representative from the NBI here? Yes. Good afternoon, Your Honor. I'm Attorney Zulaika Marie Esconales, the investigator on case, Your Honor. Do you have the copy of the text messages, the conversation? The complainant already submitted pieces of evidence to support his complaint, Your Honor. You cannot share it with the committee? With all due respect, Your Honor, for purposes of confidentiality, because of pending investigation, we are keeping the same, Your Honor. Of course. Thank you, Your Honor. That. Okay, at that time, nung umakyat na rin si Sandro, kasi when you invited him, Sandro was in his room together with his girlfriend. And apparently, Sandro informed his girlfriend that he was going to the room of Jojo and company. Upon entering the room, Sandro was surprised since it was only Jojo and Richard who were there in the room. Correct? Correct. Your Honor, hindi ko po alam kung na-surprise si Sandro din. Umakyat si Sandro sa kwarto ninyo. He was surprised upon seeing only both of you. Well, he wasn't surprised po, Your Honor. Wala po kami ganyan. Kasi ang sinabi mo doon sa text messages, I am with people from the creatives group. No po, sir. My exact message was just, we're wrapping up na. GMA Drama Peeps referring to me and Dode, but we're wrapping up na. Okay, so that's your word. Yes. Malalaman naman natin sa investigation sa NBI yan. Did you offer Sandro a glass of wine? No, Your Honor. When he arrived, he asked if we could drink the wine that was there on the ledge. Did you give a 500 peso bill which was wrapped like a straw? No, Your Honor. No, Your Honor. And apparently you poured a powder substance. No, Your Honor. Powdery substance. No, Your Honor. Your Honor, these are already very
details that need to be discussed in an executive session. Your Honor, I think, Your Honor, these matters are part of the allegations of the complainant, Your Honor, which is are now under validation of the NBI, Your Honor. In fact, Your Honor, we were also advised by the NBI with regard to that, that the own allegations of Mr. Sandro Mulac, Your Honor, Mr. Chair, are still under validation, even this allegation of the 500 peso bill and the alleged substance, Your Honor. So I don't know if the NBI would allow us to answer that question, considering that the NBI also asked us not to disclose anything, even our counter allegations with respect to these matters, Your Honor. You were requesting for an executive session, am I correct? Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, I move that we hold this in an executive session right now. Meron po tayong motion na tayo po ay mag-executive session. Pakikiusapan lang po natin na maiwan lang po dito yung mga concern. Yung iba po, pwede muna pong lumabas. Marami pong salamat. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito. At huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.